Mga ka-taxpayer kong mahal, may iwasan po ninyo ang napakalaking deficiency tax assessment kung magbabasa ho kayo ng mga desisyon ng Court of Tax Appeals at ng ating Supreme Court tungkol po sa taxation. Isa ho ito sa mga desisyon na nagtuturo sa atin kung paano maiiwasan yung pong malaking deficiency tax sa BIR. Hassle po at parang nahaharas pa nga kayo, di ba? So ito po yung desisyon ng ating Court of Tax Appeals sa kaso po ito ni Surplus Marketing. Mapapansin nyo, ang laging ginagamit ng BIR is just comparison. Comparison ng audited financial statement versus annual income tax return. Comparison ng value-added tax return versus expanded withholding tax. Minsan, third-party information versus summary list of sales and purchases. Ganyan lang po ginagawa ng BIR, day in, day out. So, tinuruan tayo ng Court of Tax Appeals paano i-manage itong mga ganitong attacks, harassment, miscalculation, misdeclaration, deviation, disruption. So, samahan niyo ako sa araw na to, ituturo ko sa inyo kasi ang sagot di sa problem niyo ay nasa tax bookkeeping. Totoo po yan, tax bookkeeping ho ang sagot sa inyong problema. Pero bago ho yan, gusto ko sanang ipakita lang ho sa inyo to, mga ka-taxpayer kong minamahal, yung kompletong discussion ay makukuha ho ng mga members ko na nasa expert level. Ito po, expert level. So, sangkatutak ho yung ilalagay ko dyang mga analysis and protest kung magiging member kayo ng ating tax specialista YouTube. At kung meron ho kayong pagkakataon, nire-request ko sana na i-copy-paste po ninyo itong link na to sa mga network, social network or social media na kayo po ay miyembro. So, ipapaliwanag ko lang ho sa inyo, isa-isa, kung ano ho ang sinasabi ng ating Supreme Court or ng ating Court of Tax Appeal sa kaso pong Surplus Marketing versus Commissioner of Internal Revenue. Dapat ganito ho kayo katapang katulad ni Surplus Marketing. I-demanda nyo yung BIR. Ha? Pati yung mga revenue officer, kung pwedeng didemanda ng kriminal, administratibo o civil, humingi kayo ng damages, gawin po ninyo. Karapatan po niyo yan. Huwag lang ho kayong magpaduro. So, mapapansin nyo rito, pinersend ko na ho. Yan ho yung may mga kulay. Yan ho yung mga issue na binato ng BIR. Imaginin mo kung ikaw yung presidente o may-ari nitong surplus. Eh parang kinukuha na ho. Ang tawag dyan is smash and grab. Ibig sabihin ng smash, sisirain ka. Tapos pag sirang-sira ka na, sila kukuha ng company mo. Smash and grab. Yan ho yung bagong technique na ginagamit lalong-lalo na sa United States of America. Ginagawa na rin ho sa Pilipinas. Mangungopya tayo mga Pilipino eh. So dito, yung kulay dilaw, kung mapapansin ho ninyo, nilagay sa disallowed expense, this is a misrepresentation sa BIR eh. Ito hong disallowed expense na advertising at saka not subject to withholding tax, parehas lang ho yan. Ang ginawa ho ng BIR, kung mapapansin nyo ho rito, ang diniskarte ho nila is kinumpare ho yung income tax return tsaka financial statement on one hand versus income payments. Ito po yon. Ito yung naging resulta. Paulit-ulit niya ho nilang ginawa ho yan hanggang matapos. Ayan. Ginawa rin ho yan nila sa purchase of materials. Ginamit pa nga yung value-added tax. Ayan po. VAT return. So, ginawa rin ho yan sa ano pa mga expenses? Sa contractor. So, interest, advertising, ayan. Rental, other charges, representation. Pwede kong ituro sa inyo, transportation and travel, rent expense.
alam ho ninyo, nasa technique ho ng pagbubukip. Actually, meron ho akong bookkeeping na nagawa na, dalawa, available ho yan sa YouTube. Wala hong bayad. Makita nyo lang kung paano in-interpret ko in accounting language, in accounting entry, yung sinasabi ng ating Court of Tax Appeals dito sa decision na to. Nangungopya din ako sa Court of Tax Appeals saka sa Supreme Court eh. Hindi naman ho ako source ng information or reference material eh. So, dito mga ka-taxpayer kong mahal, ang ginamit is kinumpara yung, again, yung pong audited financial statement saka ITR, ito, at saka ito, kaya nagkaroon ho ng difference. Ngayon, ang dali-dali ho nitong isolve. Okay? Kung itong dalawang to ay kinukumpara, dapat itong dalawang to, either equal sila or merong tawag nito, disclosure, kung bakit merong difference. Ganun lang ho kasimple, sir. Saan pupunta yung disclosure? Eh, dito sa financial statement. Yun yung hinihingi. So, kung meron silang difference or similarity, it must be disclosed in the notes to annual income tax return. Yun yung sinasabi ng ating Court of Tax Appeals. Para wala ho kayong ganitong klase ng assessment. Ganun lang kasimple. Eh sir, saan ho tayo magsisimula? Yun nga, nag-iisip ako, paano ko to ma-explain sa inyo na madali ninyong maiintindihan. Therefore, kailangan ko ng tulong nyo. So dito, sabi ng ating Supreme Court, ng Court of Tax Appeal, yung mga return daw natin, actually, hindi lang tayo nagsa, ito daw return na to, dapat equal sa income tax return, which is 1701 or 1702. Ito rin, 1601 EQ, dapat daw is equal sa 2550 Q. So, ano dapat natin gawin? Yon. Gusto nyo ba, ito hinihingi ko ng permiso sa inyo, kung sakasakali man sana, sumagot kayo dyan sa baba, magbigay kayo sa akin ng opinion nyo o inyong recommendation, para paano ko kayo tuturuan? Madali ho ninyong malalaman yung dapat ninyong malaman kasi malapit na rin ang pagpapile ng returns. Ano, okay. So, ito po, dapat ito is equal sa iyong 1701 or 1702. Ganun lang kasimple. Ito, sales. Okay, susunod. Ito namang mga expenses mo o purchases mo dapat daw equal din sa 1701 mo or 1702. So, ang technique ay nasa bookkeeping. Again, ang iniisip ko is, lagyan ko ng entry itong lahat na to. Sabihin nyo nga sa akin kung tama o hindi. Lagyan ko siya lahat ng entry at itatama natin lahat dito. Or, lagyan ko lahat ng entry yung mga items ng 1601 EQ. Ayan o. Yan yung mga entry na gagawin natin eh. Tapos, i-reconcile natin sa 2550Q. Okay ba yon? Please, tulungan ninyo ako para matulungan ko kayo. Ito na naman, F1601FQ. Talagyan natin ang entry ito, itong mga bagay na to, na nandito, para mag-equal sa 1701 at saka 1702. At saka maging equal sa 2550Q. Ganun lang naman yun eh. Dapat equal eh. At ang huli, ito pong 1701, dapat siya mag-equal yung nakasulat dito, lalong-lalo na tong sales na to. Yan, dapat mag-equal yan sa 2550Q nyo. At sabi nga ng BIR, dapat din daw equal yan sa 2307 nyo. Kung meron difference, sabi ko uli, i-disclose. Paano nagkaroon ng difference? Yun lang naman ang gusto nilang makita. And the last is itong expenses. Diba? Kailangan equal daw sa summary list of purchases. 2550Q. Sampa sa 1601EQ. O, di turuan ninyo
yung sarili ninyo na gumamit ng accounting title na naiintindihan ng BIR. Yun lang naman sinasabi ng Court of Tax Appeals natin. So, available na yung chart of account ng BIR. Turuan ninyo ako, mag-recommenda kayo, paano ko ituturo sa inyo. Yun ang hinihingi ko. Write down below, mag-comment kayo, paano ninyo gustong turuan ko kayo. Paano, ano yung gusto ninyong paraan para turuan ko kayo? That's the essence ng pinag-uusapan natin ngayon. Pero yung sa mga iba, yung lecture ko na tungkol sa kumpletong accounting bookkeeping, ibig sabihin paggawa lang ng entry, debit at credit, tax bookkeeping entries, paggawa ng entry sa libro. Kasi doon nagkakamali. Ang libro ang pinamumulan ng entrada naman sa mga BIR forms at sa report ninyo. So please, again, turuan ninyo ako, mag-comment kayo, mag-recommenda kayo kung paano ninyo gustong matutunan o pinakamadaling paraan para matutunan ninyo yung tax bookkeeping entries, debit at credit sa libro. Pang VAT, pang withholding tax, at pang income tax bookkeeping. Next steps to do. Number one, attend webinar. Pwede ho tayong mag-conduct ng company-wide webinar or sumali ho kayo sa public webinar. Number two, buy templates. Pwede ho tayong gumawa ng customized, tailor-made para ho sa inyong pangangailangan o yung pong gawa na ready to use. Number three, coaching. Turuan ko kayo ng bookkeeping, auditing, accounting, NOD, PAN, FLD, FDDA, assessment notices ng BIR. Last, number four, engage tax specialista on a project basis. Tawag na, call na. So mga ka-taxpayer ko mahal, peace and happiness be with you for life. See you later.